What's up mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Halinat tayo magkwentuhan tungkol sa mga latest NBA updates ngayong araw. Al Horford nagpositive sa COVID-19. Dillon Brooks magpapahinga pa ng mabuti bago maglaro. Rookie na si McClung, winnaved ng Lakers. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kaibigan. Pero bago tayo mag-umpisa, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga videos na paparating. Inanunsyo nga ng Celtics management na naka-isolate si Al Horford magkatapos itong magpositibo sa COVID. Isang linggo mula nung nagpositibo si Jaylen Brown. Ayon naman sa report ni Matt Sullivan ng Rolling Stone, ay bago pa man mag-umpisa ang training camp ay maraming Celtics players ang hindi nabakunahan. Na-trade si Horford pabalik sa Celtics noong June. Naglaro si Horford para sa Celtics noong 2016 hanggang 2019. Sa unang stint niya para sa Celtics mga kaibigan ay nag-average ito ng 13.5 points, 7 rebounds at 4.6 assists sa 208 regular season games na nilaro niya. Malabo na nga makaabot si Horford sa unang laban ng Celtics ngayong regular season kung saan ay dadayuhin nila ang Knicks sa Madison Square Garden. Hindi nga makakapaglaro ang Memphis guard na si Dillon Brooks sa pag-uumpisa ng regular season. Kasalukuyan pa ngang nagpapagaling si Dillon Brooks sa nabali niyang kamay. Inanunsyo ng Grizzlies management na makakatanggap pa ng additional treatment si Brooks at i-re-evaluate nila ito pagkatapos ng 2 to 3 weeks. Uumpisahan naman ng Grizzlies ang kanilang regular season sa October 21 kung saan ay makakatapat nila si Colin Sexton at ng Cavaliers. Sa pagpasok ng bagong season ay si Dillon Brooks na ang pinakamatagal sa roster ng Grizzlies kung saan ay papasok na siya sa kanyang ikalimang taon. Isa si Brooks sa tumulong kay Ja Morant upang makapasok ang Grizzlies sa playoffs noong nakaraang season. Nawaived naman ang rookie ng Lakers na si McClung at napapabalitang kukuni ito ng Lakers G League affiliate na South Bay Lakers. Solidong mga numero naman ang nirehistro nito kung saan nag-average siya ng 15.5 points, 2.7 rebounds at 2.1 assists sa collegiate level kung saan ay naglaro ito para sa Texas Tech University. Pumasok si McClung sa 2021 NBA draft at naiwan nga siyang undrafted at dito na nga siya pinapirma ng Lakers. Ganun pa man ay hindi naman huli ang lahat para sa kanya. May pagkakataon pa itong patunayan ng sarili niya sa G League at malay natin makabalik siya sa liga sa mga susunod na buwan o taon. Gumagawa na kasi ng final roster decisions ang Lakers ngayon para sa 2021 to 2022 regular season. Ang nakikita ko namang dahilan kung bakit na-wave si McClung ay dahil sa dami ng guard players ng Lakers. Ikaw kaibigan, parehas ba tayo ng opinion? Kung hindi ay pwede mong ikomento yan sa ibaba. At ito nga ang NBA news and updates natin ngayong araw mga kaibigan. Kung gusto mo ng ganitong uri ng video ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. I-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga paparating natin videos. Thank you for watching mga kaibigan. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!